Hi, hello mga kalikas. So ngayon, as you can see, nandito tayo sa daan. So, kahit na nandito ako sa daan, I am wearing my face mask with me. So ngayon nandito tayo para ipakita ko yung bahay na pinapagawa ko. So alamin, sa darating na panahon, malalaman nyo kung saan ko nakuha yung pagpapagawa ko ng bahay nito. Ito ba ay dahil sa YouTube or what? Soon, malalaman nyo. So yung pinaka-purpose ng vlog na to ay para makahingi po ako ng idea kung ano po yung mas magandang design sa, na ilalagay dito sa bahay. Ayan, so kasi hindi po ako kumuha ng architect para gumuhit ng aking bahay. So, sariling design lang po ito. Hihingi din po ako ng mga magandang design or mga magandang furniture na ilalagay dito. O baka makakapagbigay po kayo ng mga interior design. Ayan, pero meron na pong naumpisahan at pasukin po natin. Ipakita ko po yung bawat sulok ng bahay ko para makapagbigay po kayo ng mga idea sa mga magagandang idea na galing sa inyo. Ayan, so pagpasok natin, makikita natin dito yung gate. So, hingi ako ng idea kung saan maganda ipwesto yung gate namin, kung dito sa dati, dito sa gitna, or doon sa bandang right side ko. Ngayon, tara, pasok. Unang-una, madadaan natin dito ay yung aming garage, yung aming garahe. So, makikita ninyo maraming tambak dito kasi dito sa part na to, kasi makikita dito, tinambak yung mga gamit namin, yung ibang gamit namin. So, dati, itong kwarto na to, isa siyang tindahan, sari-sari store ni Mama. Ngayon, ang nangyari, nakapagtrabaho siya kay Tita, kaya nasarado yung tindahan na to. Pagkatapos na naging tindahan, naging tailoring room ni Mama. Dito siya nagtatahi ng mga kortina, mga cover ng mga kama. Ayan, so, I am planning to remove this room para mas maging maaliwalas na yung ating, yung aming garahe dito. Ayan, so what do you think? Then, dito, ito yung terrace namin pagkapasok natin. So, meron tayong hagdanan dito. Ayan. Ito na yung hagdanan. Then, pagkapasok natin dito ay yung terrace. So, as you can see, siguro mga kalikha na wala po siyang bubungan. Kasi nga, may plano po ako na magpalagay po ng second floor. So, soon, i-reveal ko kung ano po yung ilalagay natin sa taas. Ayan. So, meron po akong balak na gawin sa taas para mas magamit po natin ito. Ayan. So, ito yung pinaka-terrace namin dito. Ayan. So, dito pala, dito yung pwesto yung hagdanan patpunta sa taas. Dito. What do you think, mga kalikha? Okay lang ba dito? At ano ba yung mas magandang hagdanan na ilalagay? Yung bato or yung bakal na nakapaikot? Comment down below. Tapos, dito pagkapasok natin, ito yung pinaka pinto natin. Then, hindi ko pa alam kung ipapapwesto ko dito yung pinto or ililipat natin doon sa kabila. Ayan. So, ang ginagawa ko kasi, gusto ko sana ay magkaroon ng changes yung bahay. Kumbaga, tina-transform natin siya into the old style para naman mas may bago sa mata namin. Ayan. So, ngayon, tara, pasok tayo. Pagkapasok, sala ka agad yung makikita nyo dito. So, as you can see, meron na tayong room dito. Dati, yung room po natin ay dito siya nakapwesto. Tapos, yung hallway na to, nakapwesto siya doon. Katulad nga sinabi ko kanina, binibigyan natin ng changes yung bahay. Kaya pinalipat ko yung dalawang kwarto. Ayan, so ito yung sala namin. Meron tayong dalawang windows dito. Magkabilaan. What do you think? Kung anong mas magandang gawin? So, papaligitin ba natin? Or papalakahin pa natin ng yung mga windows? What do you think? Kasi medyo maliit na yung sala natin dito. Then, dito, so as you can see, nandito yung mga trabahador ko, yung mga nagtatrabaho. So makikita ninyo sila kung gano'n sila kagaling. So bago pala nabuo yung mga kwarto na to,
ipapakita ko yung picture kung paano nila ginawang matibay yung bahay na to. Kasi renovation lang po ito, hindi po siya ginawa ng buo. So, sa buong paligid or paikot ng bahay na to, linagyan siya ng mga beams. Magpapakita ako ng mga sample picture kasi bago pa na nabuo yung mga kwarto na to, meron ako mga sample picture kung paano nila linagyan ng mga beams, as in nakapaikot sa buong bahay, pati dito sa ganyan-ganyan, para mas maging matibay yung bahay. So, as you can see, nakikita nyo to, ito yung dingding ko dati. As you can see, mayroong butas-butas na ganito. So, ito yung naisip ng Poryman namin, Poryman na kinuha ko. Shoutout pala sa Poryman namin na pinsan ko po. Kasi kayo, Boboy, ganito yung ginawa niya para daw mas maging matibay yung dingding. So, yung mga beams sa labas, binutasan niya yung dating dingding namin. Tapos, dinagyan niya ng halo dito para magtuglong yung halo dito sa old dingding namin, old wall. Ayan. So, as you can see, sa taas, ang daming mga beams. So, pinoporma na nila yung mga para sa beams sa taas para makapaglagay na sila ng mga slab para makapag-proceed na sila sa second floor. Ayan. So, ngayon, proceed tayo. As you can see, nandito si Kabalbalmoy. Ay, hello, so, mga kalikha. Ayan, so ito siya. Pag wala silang ginagawa, dyan sila nagtatakbuhan. Ayan, so ayun yung mga trabahador ko. Mga kamag-anak din. Punta tayo dito sa unang kwarto. So ito yung kwarto, maliit lang. Dito, pasok. Maliit lang yung mga kwarto namin kasi nga, medyo pinalaki ko na yung mga dingding para mas matibay siya. Ngayon, ang hingi po ako ng suggestion kung ano po yung mga furniture na mas maganda na hindi po siya magmumukhang sikip. Yan. So dito, hindi po ako tapos to, magpapalagay po kami ng bintana para hindi po mainit sa kwarto. Yan. Siyempre maglalagay tayo ng kama dito or whatever. Comment down below na lang po kung ano po yung masasuggest ninyo. So tara, lipat tayo sa kabila. Ayan po yung mga nagtatrabaho namin. Si Pao at saka si Tito Eddie. Yung naka-blue, Tatay Nipot, KB Pot. Ayan yung cameraman ko. Siya po ang cameraman ko ngayon, Tatay Nipot, isa sa mga trabahador ko. Saka si Pao, yung loyal na mason. Loyal na mason. Ayan. Loyal wala, wala siyang jowa. Kung naghahanap kayo ng jowa, comment down below. Ibigay ko yung contact number niya. Binata ito. Binatang binata. Mabait yan, mabait. Ayan. Ito, loyal. Pasok. Loyal pa. So, ito yung pangalawang kwarto. Kasize lang ng unang kwarto na pinakita natin. Ayan. So, anong magandang furniture na ilalagay dyan? Just comment down below. Mas maganda kung kakaibang mga styles ang ilalagay natin. Ayan. So, as you can see, nakikita nyo yung mga nagtatrabaho. Dinalagay na nila yung mga forma para sa mga slab. Magbubuhos na sila ng semento para mabuo na yung slab natin. So as you can see, yung mga lumang bintana namin, ayan. Tatakpan yan, di ba? Oo. Yan, papalitan ng mga maliliit lang para hindi siya pangit. Ngayon, pagkatapos ng dalawang kwarto natin, kusina na kaagad. Dito, pasok. Ayan, so ito yung kusina natin. So, ayan, so ganito kalaki yung kusina dito. So, suggestion, anong mas magandang ilagay na mga gamit dito o kung anong magandang kulay na pwedeng ilagay dito. Tapos, ito lang, yung ganyan lang kasimple yung aking kusina. Ayan, so as you can see, meron na mga kahoy-kahoy dyan. Siguro mga bukas, mabubuhusan na yung mga para sa beams at saka sa slab. Ngayon, pasok. Ito yung aming lababo. Lababo. Ito yung aming lababo. Dati. So, hindi ko pa alam kung ano yung ilalagay naming style ng lababo dito. So, kung meron kayong magandang idea na kahit na masikip dito, gusto ko sana yung magmumukha siyang maaliwalas. Ayan dito. Pero mayroon mga divider dito, lalagyan na ng mga utensils. Ayan, yun yung dati namin. So, syempre papalitan natin yan para mas maganda siya. Ngayon dito, ito yung banyo namin. So, as you can see, meron kayo makikitang
harang dito na semento kasi mas maganda daw sabi ng foreman namin na pagkapasok mo sa pinto, huwag mo na makikita yung CR. Kasi nga sabi ko nga dati sa inyo na yung mga dalawang kwarto namin ay nandito sila sa kabila. Dito yung daanan natin. Nung hindi ko pa siya pinapagawa. Kaya linagyan ng ganito para hindi masyadong naka-live yung banyo namin. Ayan, so ganun lang po kasimple yung bahay. Kaya po pinapalagyan po natin ng taas para po mas magamit po natin yung space. Abangan kung ano po yung ipapalagay ko sa taas. This is the part 1. Okay, so mag-update po ako para po mas mapaganda po yung bahay at makapagbigay po kayo ng mga idea or mga magagandang idea na galing sa inyo. Ayan, so ayan po, baka next week matapos na po yung mga beams sa taas at saka slab din. I-update ko ulit kayo. Again, mga kalika, please comment down below kung meron po kayo magandang design or idea na pwedeng ilagay sa bahay. Yan. So, kayo ang magiging architect ko at saka engineer. Yan. Maraming salamat sa inyong oras. Hopefully, nagustuhan nyo at hopefully matutulungan nyo ako sa mga ideyang ibibigay ninyo. Again, maraming salamat. This is the part 1. So, wait tayo sa part 2, 3, 4 or hanggang saan mapupunta yung pag-update natin ng bahay na to hanggang sa matapos siya. Maraming salamat. And bago natin tapusin ang video na to, maraming salamat sa aking photographer, videographer na si KB Pot. Saka yung dalawa nasaan? Kasama din namin nasaan? Sa labas. Kasama din namin sina KB Jan and KB Moy. Ayan. So, laging sila lang yung mga kasama ko dito kahit na anong ginagawa namin. Ayan. So, kung nag-enjoy kayo sa vlog na to, huwag nyo kalimutan mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng video. Again, this is Marty Zandart and you are my kalikha. See you on my next vlog. Bye!